Congrats na agad dahil after ng video na to, malalaman mo na kung paano magbasa ng charts and ng candlesticks. And also, malalaman mo rin kung paano gumagalaw ang prices sa Forex market. So, ready ka na? Let's go! So, unang-una, bakit ba kailangan gamitin ng candlestick charts? Bakit hindi na lang yung line charts? Sige, papakita ko sa inyo yung difference. So, dito sa chart na to, makikita mo yung tinatawag na line chart. O yan, so parang linya-linya lang talaga siya. Or yung heartbeat rate, pero yun, parang sa hospital, gets nyo na yan. O, kita mo naman yung galaw ng market. Dito, makikita mo na may pataas, may pababa. Pero ito, tingnan natin yung difference niya dito sa papakita ko sa inyong candlestick charts. Ayun. So, ano yung nakita nyo yung difference? Pinaka-difference dyan is makikita mo yung lahat ng galaw ng markets. Kasi dun sa line chart kanina, ulitin ko, yan dito sa line chart, makikita mo lang yung lahat ng closing position nila. Ibig sabihin kung saan sila nag-close. Okay, pero dito sa candlestick chart, makikita mo kung saan nag-open, saan dumaan, and saan nag-close. Okay, more on that later. So, kung ano ba yung sinasabi mong saan nag-open, saan nag-close, saan dumaan, ano ba yun? So, dito, i-dissect natin siya. So, tingin ka muna dyan sa screen natin. So, meron tayong example dito na tinatawag na bullish candlestick. Pag sinabing bullish, ibig sabihin ng bullish, pataas. Okay, kasi paano ba matake ang bull, pataas. Kaya siya tinawag na bullish. So, ang tawag dito sa green na yan, yung buong shape ng green na yan, ang tawag dyan ay body. Okay, yan yung body of a candle. So, makikita nyo dito sa baba ng candlestick, dyan nag-open yung candlestick na to, yung bullish candlestick na to. Okay, ibig sabihin dyan siya nagsimula. And then, saan naman siya nag-close? Dito naman siya nag-close sa taas. Kaya siya tinawag na bullish candlestick, pataas na candlestick. And then, yung open, tsaka yung close, ayan yung nag-mimake ng body. Kung mas malaki yung body, mas malaki tong green, diba? Ibig sabihin mas bullish talaga siya. Diba? Mas malakas yung galaw. Alright? Kung mas maliit naman yung bullish candlestick mo, ayan, diba? Mas maliit lang yung galaw. So, syempre, mas malakas, mas kitang-kita, and mas mapipredict mo kung anong mangyayari sa next na mga candlesticks. So, ano naman yung mga nakita nyo, mga linya na yan? Ito yung mga linya. Ba't ang mga line na to? Ang tawag natin dyan sa mga lines na yan ay wick. W-I-C-K, parang John Wick. Ibig sabihin lang yan is dyan dumaan yung price. So, explain ko sa inyo, ha? So, dyan siya nag-start sa baba. Ibig sabihin, bumaba lang yung price dito, dinaanan lang yan, pababa, bumaba lang siyang ganyan. Alright? And then, umangat na ulit. Okay? So, hanggang saan siya umangat? Hanggang dito. Ito yung isang wick, di ba? Ayan. So, from here sa price dito, bumaba yung price. And then, umangat. Diyan hanggang diyan sa wick na yan. And then, bumaba. Therefore, kaya tayo nagkaroon ng ganitong itsura na candlestick. Alright, so move on naman tayo. Doon naman tayo sa tinatawag na bearish candlestick. Yan naman yung color red na candlestick kasi bear. Paano ba matake mir? Pababa. So next. Alright, so dito naman tayo sa bearish candlestick. So dito, tama din ba dito nag-close yung green na candlestick dyan sa taas? Okay? After naman yan, gagawa na isa pang candlestick yung chart. Let's say dito naman siya nagsimula. Ayan. Kasi sa red na candlestick, sa taas nag-open. Okay, di ba sa green, sa baba? Sa red, sa taas yan. So, dito nag-open yung price. And then, saan naman nag-close? Doon naman sa baba. So, kabaliktaran siya ng green na candlestick. So, paano yung galaw niyan? Ulitin lang natin kung paano yung galaw niya. So, again, dito siya nagsimula sa taas, di ba? Sa price na to. Then, nadaanan niya tong nasa taas na to. So, pwedeng umangat muna or pwedeng bumaba muna tapos umangat. Basta nadaanan niya tong nasa taas na to. Kasi nga, kaya may wick siya. And then, bumaba hanggang dito. And then, dito siya nag-stop. Kaya siya nakagawa ng ganyang body na red na candlestick. So, to summarize this, ah, kapag yung price, okay, nagsimula sa baba, and then umangat, di ba mag-perform ng body yan? That's the time it will make a green or a bullish candlestick. Kapag naman, nangyari, is sa taas nagsimula yung price, di ba? Tinry niya umangat, pero bumaba talaga siya, nag-form ng red na candlestick. Ayun yung tinatawag na bearish candlestick. So, coach, pag sinabing candlestick, ilang oras ba nagpo-form yan? Or ilang araw? Very good question! Pupunta na tayo ngayon dyan. So, ang sagot sa tanong na yan ay yung time frames. Okay, so may iba't ibang time frame yung mga charts. Alright, so meron tayong tinatawag na nandito tayo ngayon sa 1-hour time frame. Ibig sabihin ng 1-hour time frame, isang candlestick, isang oras. So, pwedeng end sa baba, makikita nyo, itong candlestick na to, 7 p.m. Okay, ito 7 p.m. to. Ito naman, 8 p.m. Ito, 9 p.m.
ito 10 PM. So in short, basta isang candlestick, isang oras, kasi nasa 1 hour time frame ka. So isa pang example, dito naman tayo sa 4H or yung 4 hour time frame. So dito naman sa 4 hour time frame, every 4 hours isang candlestick. So dito sa example na to, for example, ayan, dito tayo sa candlestick na to, ayan, nakalagay dito 21 o'clock. So ano yun? 9 o'clock. Okay, so 9 PM. Next naman is, nag-form na siya ng 1 AM. Next is 5 AM. So ganun lang, every 4 hours isang candlestick. For our last example, yung daily. Ayan, so ito naman, simple lang, isang candlestick, isang araw. So ito, ito December 20, ito December 21, ito December 22. Okay, again, isang candlestick, isang araw, daily time frame. So kung pupunta kayo dito sa taas, makikita nyo yung iba't ibang time frames. O diba, merong 12 months, 6 months, 1 month, 1 week. So again, yung 1 week, every isang linggo, isang candlestick. Ito naman, 1 minute, every isang candlestick, 1 minute. So ano ba yung gagamitin ko na time frame, coach? So malalaman natin yan sa mga future na mga lessons. For now, didiscuss ko muna yung candlestick chart. Ako personally, yung ginagamit ko is yung 1 hour na time frame. So dito tayo sa 1 hour na time frame. So dito tayo kukuha ng mga malulupit na mga examples. So coach, kailan mo ginagamit tong mga candlestick pattern? So isa to sa way para mag-predict ng mga future ng mga prices. Alright, kasi malalaman natin kung lumalakas na ba yung mga buyers, humihina na ba yung mga sellers. So bago tayo pumunta roon, explain ko muna kung ano yung sabihin nun. So balik tayo dito sa anatomy ng candlestick. So dito sa nakita nyo sa screen, ang tawag dito sa candlestick pattern na to ay yung hammer. So ano ba yung explanation ng hammer candlestick? So ganito yan, mostly ginagamit yung hammer na candlestick is because nagsasabi na siya na yung price is aangat na. Okay, paano nangyari yun, coach? Kasi ganito. Ang nangyari kasi dito sa hammer na candlestick is yung price dito nag-start, diba? Kasi green, so sa baba siya nag-start. Alright? And then, tinry niyang bumaba. Okay, bumaba siya, bumaba, 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 bumaba. Pag lumalakas yung pagbaba, ang ibig sabihin nun, okay, sa forex trading, is lumalakas yung mga sellers. Okay, kasi the more maraming nagsesell, okay, the more bababa yung price. Kaya diba sa crypto, diba may tinatawag silang whales. Diba kapag nagbabay yung mga whales, umaangat yung price, sasabay ka. Kapag naman nagsisell yung mga whales, diba sasabay ka rin dun. Dito naman sa forex, meron tayong mga tinatawag na mga big boys or yung mga big banks. Okay, so again, tinry bumaba ng price. Pero ang ginawa, diba lumalakas yung mga sellers, lumalakas yung mga sellers. And then ang nangyari, nag-take profit yung mga sellers. Okay? Or dumami yung mga buyers naman. Then umangat, 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 umangat. Okay? So ibig sabihin, lumilipat na yung trend from sellers yung nananalo to buyers naman yung nananalo. So bibigyan ko kayo ng example dito sa hammer candlestick. So parang sa supply and demand. Kapag tumataas yung demand, tumataas yung price. So syempre, kapag the higher the demand, umaangat talaga yung price. The lower the demand, syempre kailangan mo ibaba yung price. So for example, ganito. So yung PS5, nagsimula siya dito sa taas. Okay, dyan siya sa taas nagsimula dito. Okay, nag-release siya ng PS5 dito. Okay, may mga bumili. Ay, ang problema, limited edition lang yung mga PS5. Diba, limited lang, limited lang. So, umabot siya dito, mga 50K. Umabot siya dito, 60K. After ilang months or ilang years, dumami na yung supply. Diba, dumami na, ang dami na. Diba, lahat na meron. Pati yung lahat ng store meron na, hindi na out of stock. So, ang nangyari, dahil lumalakas na yung supply, diba, bumaba na rin yung price. Diba, so dito na siya. Pwede ka na makabili ngayon, 25K, 20K. Diba? So yan, baba na baba na baba. Dahil nga, sobrang dami ng supply. So let's say, after siguro next week, next month, nagka-shortage ng supply. Okay, diba? Ang daming umorder. Tapos since feeling nila mura na, order na rin sila. Diba? Nagka-shortage ulit. Umangat ulit yung price. Mababa ulit yung supply. Angat ulit yung demand. Okay, so ganyan yung nangyayari. Alright, so next naman tayo. Ang tao, di ba? Ang tawag natin ito, hammer, candlestick. Ang kabaliktaran ni hammer ay yung shooting star. Okay, so almost same lang yan. Magkabaliktad lang. So, lagay ko lang dito sa taas yung mahabang wick. Tapos dito naman siya sa baba. Pero syempre, color red na siya. Okay, so paano explanation ito? Kabaliktaran ulit ng hammer. So, nagsimula yung price dito sa taas. Alright, and then tinry niyang umangat ng umangat ng umangat ng umangat kasi lumalakas yung mga buyers. Lahat sila buy, 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 buy. And then until nag-take profit sila, take profit, sell, 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 sell naman sila ng sell. Ayan, and then napunta dito yung price, and then ganun.
So, ibig sabihin dito, lumalakas na yung mga sellers. So, bibigyan ko kayo ng mga example sa charts. Ah. So, dito tayo sa USDJPY, may nakita ko dito na hammer. Okay. Yan. Green. O, diba? Color green na candlestick na mahaba. Yung wick. Okay, sa baba. So, nakita niyo yung nangyari po ba yung price ng USDJPY. And then, tinry niyang buwamba. Okay, pero nag-take profit na yung mga tao dito, yung mga banks. Alright, kaya umangat siya ng umangat. Tapos, ayan. Nag-consolidate muna dito kung yung tawag dyan sa yung mga candles din. Sa mga yan, consolidation. Ibig sabihin, wala pa masyadong nangyayari. Okay, nagpapahinga yung market. And then, tsaka siya umangat dito banda. Alright, so ito naman example ng shooting star. Okay, diba? So ito, ang nangyari, umangat yung price. Alright, then umangat, then bumaba, then umangat. Then sabihin lumalakas na yung mga sellers, humihina na yung mga buyers. Alright, kaya nagkaroon ng malaking wick na yan. Alright, so itong mga candlestick patterns natin, ang tawag natin dito ay mga candlestick confirmations. Ibig sabihin, ito na yung mga time na pwede na tayong pumasok sa mga trades natin. For example, dito, ang bias mo dito is sell. That's the time na magse-sell ka na pag nakita mo na to. So, dito banda. Kaya lang nangyari dito, di ba? Kunyari, nakita mo yung shooting star candlestick na yan. Then sabi mo, okay, it's time to sell. That's my confirmation. Yeah. Kaya lang nangyari, pagkababa dito, umangat ulit siya. Alright. So what am I trying to say here? Ganito yan. Hindi pwedeng i-trade mo itong mga candlestick patterns in isolation. Hindi porkit nakakita ka ng hammer, magbabay ka na. Hindi porkit nakakita ka ng shooting star, magsesell ka na. So never ever trade this in isolation. And hindi 100% of the time na kapag nakita mo yung mga patterns na yan, eh sure ball na doon pupunta yung price. Walang 100% sure, walang 100% certain sa markets. Always manage your risk. So isa pang example, doon naman sa tama naman, di ba? So dito nakita ulit tayo ng shooting star candlestick. So nakita natin umangat yung price and then nagkaroon ng shooting star candlestick dito sa resistance level natin. Coach, ano yung resistance level? Okay, so kapag di mo pala may support resistance, punta ka lang sa video na to para malaman mo kung ano yan. Mostly kasi dyan ka maghahanap ng mga candlestick confirmations. And then yun, nung nakita mo na yung shooting star dyan sa resistance line, dito ka na banda magsisell and then yun, bumaba na siya ng bumaba. So pagdating sa mga candlestick patterns and confirmations, sobrang dami pa nyan. Itong shooting star and hammer, isa lang to sa mga basic na inahanap ko. Remember, kapag ginamit mo to, always follow the MATE formula. Ano yung MATE formula? Letter M, ano ba yung market trend? Saan ba pupunta yung market? Uptrend ba? Downtrend? Kapag uptrend, maghanap ka ng buying opportunities. Kapag downtrend, hanap ka ng selling opportunities. Ngayon, alam mo na kung magbabuy ka or magsisell ka ba. Next mong hanapin is kung saan ka magplace ng trades. Ayan yung letter A, yung area of alignment. Ayan yung mga support and resistances. Never ever ka magte-trade sa gitna ng mga supports and resistances. Dapat inside the support and resistances. And letter T, yung timing, yung inaral natin, yung hammer and yung shooting star. Okay? Kapag nakita mo na, for example, naghahanap ka ng buying opportunities, then nakita mo napunta sa support area, okay, sa baba, sa support area, yung hammer na candlestick, that's the time that you will buy. Okay, and then syempre, exit strategy natin, alamin mo, kailan may plano ka bago ka mag-execute ng trade, kung saan ka ba mag-exit, saan ka ba mag-SL, maglalagay ng SL, yung stop loss, or saan ka maglalagay ng TP. Kung gusto mo malaman kung paano gamitin yung MATE formula sa pagte-trade sa Forex market, punta ka lang sa YouTube video na to. Kita-kits tayo dyan.